So, mas maganda yung part-time na hindi mo kuha sa agency kasi boring ka madalas. Gusto mo nang umalik sa amo mo. Kasi na nandun yung stress from time to time. May maraming correction yung amo mo. Yun kapag not all, but most of the time. Uy, hindi mo kita. Galing na naman kasi ako sa ano, palengke. It's 9:30 in the evening here in Russia. Ayan o. Wala naman akong part-time ngayon kasi ang kala ko hindi magpapalinis yung expat na yon. Tapos, pumunta-punta lang ako sa mall at saka sa park. Tapos biglang nag-message na ano, eh hindi naman siya nagsabi kahapon or 2 days ago. Dapat kasi 2 days ago magsabi na, para magsasabi na yung mga amo sa part time para mapagandaan mo. Eh hindi nagsabi. Gala lang ako ng gala. Kasi minsan kailangan nating i-relax yung ating katawan, hindi yung puro kayod lang tayo ng kayod at saka eh ubos din padala, edi wala din mangyayari sa atin, mamamatay tayong naghihirap. Ang kaibahan kasi ng ano, part-time at saka full-time. Ang full-time, may possibility na lilibre ka ng amo mo ng visa. Nahinto kasi yung sa daan kasi mayroong dumadaan ng mga tao. Yung mga pinamili ko ng pagkain, dadalhin bukas sa full time. Tunaw na. Wala anong mga tao dito ngayon. And magte 10 o'clock na ng gabi. Medyo malamig. Ayan, so ang kaibahan kasi ng part-time sa full-time job is yung full-time job, may possibility na kahit magbakasyon sila, mayroon ka pa rin sahod. Kahit hindi ka pinapapasok at nagbakasyon sila, mayroon ka pa rin sahod kasi nga full time at di mo naman ginusto na magbakasyon sila at mawalan ka ng trabaho. Mayroon din namang iba na kahit nagbakasyon yung amo, is nagtatrabaho pa rin sila sa bahay ng amo. So, mayroon pa rin trabaho, mayroon pa rin sahod. Sa part time kasi, kapag nagbakasyon yung amo, wala ka rin sahod. No work, no pay. So, sa full time, may posibilidad na ililibre ka nila ng visa. Sa part-time naman, malabo na yun na ililibre ka ng visa. Sa full-time, may posibilidad na ililibre ka nila ng ticket, vacation with pay, 1 month, papuntang Pilipinas pa uwi. Pero sa part-time naman, malabo. Malabo na mayroon kang vacation with pay sa Pilipinas, free ticket, wala yan. Sa ano naman, sa full-time, masyado kang stress. Sa part-time naman, iwas stress ka. So, sa full-time, ang kinaganda doon kasi permanent yung trabaho mo na kahit mag-crisis man o kagaya ngayon, may pandemic, yung ibang mga part-timer is nawalan ng trabaho, wala din sahod. Pero sa full-time naman, is permanent yung ano mo. Yun nga lang, hindi mo din sure na magtatagal ka kasi nga nandun yung stress, pagod, sobra-sobra sa oras. Meron namang iba na nagbabayad ng overtime pay, meron namang hindi. Pero nandun talaga for sure yung stress. Bihira lang yung mga stay in full time or kahit naman stay out, basta full time. Nandun talaga yung stress. Pero sa part-time naman kasi,
wala, iwa-stress ka nun. Kasi nga, part-timer ka lang naman. Part-timer, ibig sabihin, once a week, 2 weeks, or 3 times a week, hindi siya full-time, so iwa-stress ka niyan. So, may possibility na magtatagal ka. Yun nga lang sa, ano, sa part-time. Kadalasan dyan magiging amo mo is mga expat. So, usually, yung mga expat, malaki magsahod, pero lagi yan sila magbabakasyon. Lagi silang, from time to time, uuwi yan sa kanilang bansa. So, no work, no pay. So, maghahanap ka na naman ng itatapal dun sa mga araw na nawalan ka ng amo. Kasi nga, kailangan mo ng sahod. Base naman din sa karanasan ko is base yan dito sa Russia. Pero nung naging DH naman ako sa Middle East, sa Saudi Arabia at saka sa Dubai, yung mga Pilipina doon na stay out, na napagtanungan ko nga na may mga part-time din, ganun din ang sitwasyon. At maski naman sa mga friends ko doon sa Canada, basta part-timer ka, kadalasan talaga niyan, no work, no pay. Merong mga part-timer na mga, halimbawa, kagaya ng friend ko dito sa Russia, expat British yung ano amo niya. So kapag nagbakasyon yung part-time niya, 2 times a week siya, kapag nagbakasyon, merong mga amo na nagbibigay ng half salary. Halimbawa, $50 yung ano mo, per day mo sa part-time mo, so bibigyan ka niya ng $25 kapag wala sila na hindi ka makapasok sa kanilang bahay kasi nga wala sila. So, sa full-time naman, may possibility na makapag-travel ka sa ibang bansa. I-issuehan ka nilang ng visa, bibigyan ka nila ng tutulungan ka nila pag magkaroon ka ng temporary residence dito sa Russia or maski sa ibang bansa. May possibility na maging citizen ka, magkaroon ka ng Russian passport. Pero sa part-time naman, napakalabo na yan mangyayari na tutulungan ka. Sa full-time naman kasi, lalo na kapag nani ka, for sure yan, kapag, lalo na kapag nani ka at masyadong strong na yung ban mo sa amo mo. Ako kasi, hindi ako mabubuhay kapag nani ako eh. Nandun, I am good in cleaning lang. Hindi sa nani. Kasi nga, hindi nga ako madaldal sa mga amo. Ayoko yung maraming usap-usap. Yung mga maraming ano, maraming daldal-daldal. Gusto ko trabaho lang ako na walang nagdedisturbo sa akin. So, ano lang talaga ako. Focus sa trabaho, I am only good in cleaning. Pero sa pagnaninani, hindi. Kaya, sa full-time naman kasi, may posibilidad na kahit anong mangyari sa'yo, halimbawa magkasakit ka, may problema ka sa dokumento, mahuli ka ng mga parak, so may posibilidad na magsusupport yung amo mo sa'yo, 100% tutulungan ka nila saan man kayo mag anumang problema yung darating sa'yo, magkasakit ka, ma-hospital ka, kahit ano, mga insurance kailangan mo, changing visa, makapunta ka ng ibang bansa, may posibilidad na yung mga benefits na wala sa kontrata na ibibigay yan ng amo mo kapag full-time ka. Pero sa part-time naman kasi, yun nga, iwa-stress, malaki ang sahod. Pero yun nga ang mga pros and cons na kapag nabakasyon yung amo, wala kang sahod. Saka hindi mo maasahan yung amo mo sa part-time mo kasi nga, part-timer ka lang eh. Kapag anong mangyari sa'yo, magkasakit ka, mahuli ka ng parak, may problema ka. So, malabo na yan na mag-support sila sa'yo, na hahabulin kanila, supportan kanila, na anuhin ka na babalik sa kanila, malabo yun kapag part-timer ka. So, yun ang kaibahan ng part-timer sa full-timer. So, sa part-time kasi, hindi ka naboboring. Sa full-time, naboboring ka madalas. Gusto mo nang umalik sa amo mo. Kasi nga, nandun yung stress from time to time. May maraming correction yung amo mo. Yun, kapag not all, but most of the time, maraming stress yung mga full-time.
So kapag full time ka, madalas mabilis kang ma-board. Madalas gusto mo nang umalis sa amo mo, pero kapag part-timer ka lang, wala kang stress. Enjoy mo pa yung travel mo from day to day. Hindi ka nabo-board kasi nga lagi kang nakakalabas. Marami kang tao nakikita. Nai-enjoy mo yung labas. At nakakasalamuha mo yung mga Pilipina. So, hindi mo feeling yung ano, homesick. Hindi ka nabo-board. At saka sa full time naman, madalas, magkaroon ka ng mga tips. Mga bonus ba ng mga amo? At saka, minsan, delivery ka nila ng back and forth na pamasahe sa pag-day off mo. Pero kapag part-timer ka naman, malabo yan. Kasi sa'yo lahat, obligasyon mo lahat kasi part-timer ka lang eh. So, ang ginawa ko, sa akin naman, meron akong part-time at saka full-time. So, kapag day off, pwede naman yung part-time na lalo na't kapag hindi mo kuha sa agency per visit. Hindi by hour ang sahod. So, kapag meron akong day off na once a week, so yung one day na yun, kukunan ko ng 3 hours for the part-time. Meron pa rin pahinga. So, test lang. Tunaw na yung ice cream ko. Yan, nakarating din. So, mas maganda kasi ang part-time kapag hindi mo siya nakuha sa agency, kapag bigay lang ng mga kaibigan, kapag na-search mo lang sa internet, na kuha mo lang siya sa mga search mo, hindi mo siya nakuha sa agency. Kaya kung kapag nakuha mo siya sa agency, yung part-time, maraming ek-ek, tsaka ano siya, kapag may correction sa'yo, ngayon, sisitahin ka ng agency, at tsaka, ano yan? 8 hours, 12 hours, 10 hours. Pero kapag nag-part-timer ka at hindi mo siya nakuha sa agency, may possibility na mag-demand ka pa ng magkano yung sahod mo. So, mas maganda kasi kapag part-timer ka, sabihin mo na ganito ang presyo ko per visit, hindi yung per hour. Kasi, depende din sa'yo. Kasi kumpara lang sa akin, mas maganda yung per visit. Kasi kapag per visit, kahit pa 3 hours, tapos muna talaga. Pero kapag per hour, so, halimbawa kapag per visit, binigyan ako ng 6,000. Pero kapag per hour mo lang siya, hindi yan ng 3 hours, hindi yan aabot ng 6,000. Kumbaga sa atin pa sa Pilipinas, baga parang sahod mo per day, or sahod mo pakyawan. O, yung ganun. So, kung ano siya, kung per visit siya, yung part-time mo, kahit pa 3 hours, meron akong part-time dati na 2 and a half hours lang tapos na, o magka-fill pa ako, di 3 hours, o di tapos. Pero kapag kuha mo yung part-time mo sa agency, ayun, kapag uuwi ka na dati, kuha ko sa mga agency na part-time, tapos ko na siya ng 5 hours. Tapos, kapag sabihin mo sa amo mo na uwi ka na, pauwiin ka rin naman, pero susumbong ka sa agency. Agency na ang magdakdak sa'yo. So, mas maganda yung part-time
na hindi mo kuha sa agency kasi mas malaki ang pwede kang magdemand ng mas malaking sahod per visit, or kung gusto mo mag-inuras ka kung malaki ang bahay at parang sa tingin mo abutin ka ng 10 hours kung gusto mo per hour yung sahod mo. Para kasi sa akin mas maganda kasi yung per visit eh. Kasi kahit na matapos mo siya ng 3 hours, 4 hours, 5 hours, hindi na ka naabuti ng 10 hours, 8 hours, pwede ka nang umuwi. So, yun na yung kaibahan ng part-timer at saka sa mga full-time na full-time job, part-time job dito sa abroad. So, that's all for today. Bye!